Baby girl, makihepa ka. Ayun, so magandang atres na ng madaling araw. 12:51. Yan, so late na itong Halloween special natin na naman. So tulad ng mga nakarang taon tuwing Halloween, kinukwento ko kayo ng mga na-experience ko sa labas. Hindi lang dito sa bahay. Mga something na out of the ordinary. So ngayon, kukwentuhan ko ulit kayo. Ewan ko, tingnan natin kung ilang magkakasa. Ewan, top. Tingnan natin kung gano'ng katagal yung magiging kwento natin, kung ilang kwento sa loob ng 30 minutes lang siguro yan. Para hindi masyadong mahaba, no? Ayan. So, simulan natin dito sa unang kwento ko. Ito, hindi ko na maalala kung anong taon nito, pero bayanda na pa to bago pa mag-pandemic. Bali, nagkayaan ng tropa na mag-outing sa sa Zambales, sa Nagsasa. Ayan. So, ayun na nga, ganun naman, pangkarniwan, ambagan tayo sa gas, ayan, tapos sa pagkain, bangka, kasi ang Nagsasa is Cove. Ang pinaka-pathway lang doon is through Bundok. Ayan. Actually, may mga aita nga doon kinabukasan nung pag-ano. Ayan. So, from Manila to Pundakit. Pundakit, sasakay ka ng bangka. Ewan ko, mga kalahating oras, mahigit din yun. Ewan ko, mga isang oras, mga ganun. Nasausapan lang namin doon, overnight lang. Eh, siyempre, alam nyo naman siya ko. Dala tayong kung ano yung pwedeng gawin sa outdoor. You know? Mahilig tayo sa outdoor eh. Either fishing yan, manggagamba, ganyan. So, dala, alam ko may dala akong lagay ng gagamba. Tsaka flashlight, di nawawala sa bag ko yan. Yun na nga, nag-start ang hapon na pagdating namin doon. Prepare pagkain. Swimming, yan. Hindi ko maalala lang kung nag-shot na ng maaga pa. Pero basta, nag-fishing din ako doon. Ayun. Tapos di, yun na nga, gabi na. Sabi ko, teka. Makapag gagamba naman, gagambahan. Di, eto na ako, labas na ako ng flashlight tsaka lagayan. Kasi merong parting magubat madamo doon sa likuran ng beachfront. So, sabi ko, meron to, positive. Ang naging problema lang, nung gabing yon, mahangin. Ang hangin nang gagaling sa bundok, papuntang dagat. Ganon. So, sa likuran namin galing yung hangin. E di, sabi ko, mahihirapan ang gagamba nito gawa ng panghuli ng pagkain niya. So, sigurado to, nasa mga lugar na hindi siya hahanginin. Ayan, so, kung harapan ko beachfront, dito ako sa kanan. Para kasi siyang may wall, ewan ko kung burol ba yung wall na yun. So, walang hangin doon. Ayun, tama-tama, nakahuli na ako na yung isa kagad. Tapos, bye-bye pa. Makahuli ulit ako na isa. Ayos, ilidulit sa lagayan. Yun. Yung pabaybay na yun, ang tumbok ng damuhan. Sabi ko, bago dumating doon sa damuhan, parang may puno ng
Di ko alam kung kalamansi o suha eh. Pwede ako. Pagpunta ko sa may parang kalamansi o suha ba na yun, yun na, susunod na doon, mga ilang step, damuhan, kalahiban. So, hanggang doon muna ako, sa may puno. Tapos nilawan ko pa rin yung gilid ng burol. Ilaw, 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 flashlight. Pagtingin ko sa harap ko, meron ako nakitang lalaking nakatayo na nakaputing t-shirt. Tapos, nabigla ako. Ibinaba ako. Sabay balik. Ako, nawala. Sabi ko, ah, teka, diretso tayo sa kanan. Eh, di na ako diretso doon sa damo. Kasi ang bilis lang, saglit lang. Pagkatuto ko, nakatayo siya, puting t-shirt. Parang di ko nakakita yung braso tsaka ulo eh. Basta puting t-shirt lang siya, na nakatindig siya. Alam mo, lalaki. Kasi yung dibdib niya, wala namang umbok eh. Nakatayo lang siya. Ah, mga ilang segundo lang yun pag gano'n ko. So, sa dalawa, tatlo, tas parang na ano ko na, tama ba yung nakikita ko? Kaya binaba ko, pagbalik ko, wala na. Sabi ko, oh, yun na nga. Ano na ako? Dito na ako, dumireksyon na ako sa kanan. So, kulit ni Pax eh. So, tanda pa. Di, ayun. Hindi ko na masyado inintindi yun. Kinabukasan, pinuntahan ko yung spot na yun kung saan ko nakakita yung nakatayong naka-t-shirt na puti. Parang ano siya eh. Parang may balon tapos may pump. Doon nagagaling yata yung tubig ng lugar. Pero syempre, maalat yun. Kaya, umu-order pa kami ng tubig mula sa pundakit. Damal ang tubig doon, yung isang ano, mahal. Yun. Tapos, nakahuli pa ako. Nagagamba rin doon. Ganun, ganyan, ganyan. So, yun lang naman naging experience ko doon sa nagsasa. Wala namang bad experience na nangyari. Yun lang. So, sana nagustuhan nyo itong isang kwento na to. On to the next one naman tayo. So, susunod nating kwento naman ay nangyari naman sa bahay ng pinsan ko sa Baliwag, Bulacan. Yeah. Nung time naman na to is buhay pa si Tito Mel, asawa ni Tita Au, na kailan lang naman pumanaw si Tita Au. Simulan natin sa kwento ulit. Sa backstory muna tayo hanggang sa ano ulit, sa experience. So yun kasi si Tito Mel from America, na-detect na may sakit. So kailangan na iuwi dito sa Pilipinas para ano na, parang incurable na kasi. Ayan. So mga ilang araw din siya nag-stay dito sa bahay. Tapos meron pa nangyari nga pala. Ito, buti na alala ko. Habang nandito siya sa bahay, si Tito Mel kasi hindi na niya kaya maglakad. So, naka-wheelchair siya. Tapos, parang nag-iisip bata na due to sakit niya, hindi naman siya ganun katanda eh, para mag-iisip bata. May time na nakikita namin siya sa sahig, tapos, para siyang, bata, ipipikabo mo, ganun. Di, ano, may time na nakita namin siya sa sahig, na second floor siya. Sabi niya, bakit daw ang daming bata? Bata? Eh, nung mga time na yun, wala pa si mga pamangkin ko na si Chan Chan at saka si Christoph. Sabi niya, ang daming bata, naglalaro, tatakbuhan. Adong kontuloy na alala na yung mga bantay nga pala namin dito sa bahay is mga bata nga pala. Ayun. So, eto na, dinala na siya sa hometown. Actually, hindi naman yata hometown niyang Baliwag eh. Kasi ang mga kamag-anak nasa Nabaliches eh. Sila Tito Ben, shoutout. Then, ayun, so, dinala na namin si Tito Mel sa Baliwag. Parang ano't ano mangyari, andun lang siya. Nasa hometown siya. Eh di, eto.
Yung kapit, sa tagal ko na nagpupunta ron, yung kapitbahay nila, best friend ng pinsan ko na si Kuya Armel, yung best friend niya, si Paring Banong, naging kumpare ko na. Hindi yun na. Punta ako kaila Paring Banong, which is katabing bakuran lang, kabilang bakod lang. Tapos, edi, kwento kami ni Paring Banong, papunta kami ng bahay nila Tito Mel. Tapos, tinatanong ako, sino ba mga kasama mo? Sabi, kasama ko, kapatid ko. Tapos, nakita namin sa patubigan, may, oh, kapatid mo yun ah. Sabi ko, oh nga no, edi sinigawan namin, yung pangalan ng kapatid ko. Nakita namin, lumundag sa kabila ng patubigan. Edi ginawa namin, imbis na dumiretso kami sa bahay, dumiretso kami sa patubigan. Sa irrigation. Tapos, yung sa spot kung saan siya lumundag, sigaw kami na sigaw ni Paring Banong. Tinatawag namin pangalan niya. Tapos, sabi ko, pare, punta muna tayo sa bahay. Umanuman muna tayo doon, bumalita. Alam nyo ba, pagdating namin sa bahay, andun ang kapatid ko, same na damit, katabi si Tito Mel, sa may wheelchair niya. Tapos, yung irrigation na nilundagan niya, hindi mo kaya lundagin na nakatayo ka, ay isang dipa ang lapad. Napakahaba ng talon na yun, para makatalong ka doon, nang walang buwelo. Kaya doon na, doon kami napaisip ni Paring Banong, pare, sino yun? Sino yung lumundag doon sa irrigation? Eh, sa may lumbas na kwento, may kababata sila kasing inabot ko na pipe. Dati daw, hindi naman pipit bing yun. Naglaro lang daw doon sa irrigation na yun, kasi dati may sagingan doon. Naglaro, paglabas, ayun na, hanggang ngayon, pipe na siya. Ay, hindi yata, bingi pipe lang. Yun. Yun lang. Yun lang. So, sana nagustuhan niyo yung kwento na yon. Bigyan ko yun na isa pang kwento. On to the next one. Ay, oo nga pala. Sorry naman. Recording. Bakit kuya may kinuha? Parang diesel lumapit. Dahil hindi ako nakaano. Hindi ako nakalabas ng saktong November. Boss. Kamukha mo si Malupit. Hi vlog. Adela. Eh. Kuya, thank you. Bye. Ingat kayo, bye. Ayun, so pangatlong kwento. Ano lang pang ano lang ng isip nyo. Ayun. Panggulo lang ayan. So itong sunod na kwento naman is nangyari lang naman dito sa bahay. Actually, hindi na ulit. Kasalanan ni Tomas talaga ito. Shoutout sa'yo, Tomas. Simula na magdidikit ka sa akin. Ano na nang nangyayari sa akin ngayon. Ay, shoutout nga pala kay Abigail Mariano. Sabi niya, shoutout ko daw siya. Ayan, kaalis lang. Siya ang helper ko ngayon sa ating tapsihan. Ayan. Ayun, so maigsing kwento lang din to. Boy pa si Tito po ngayon noon. Parang nag-iyala ako ng kay Moki, shoutout kay Moki, tropa dito, na shot lang, shot. Eh, kalakasan pa ng Tito po ngayon, sumilip. Tito po ngayon, tara, shot. Hindi, umpo na kami, tatlo na kami. Shot kami dito sa garahe. Eh di, yun na nga, yung mga time na yun, medyo malakas na pakiramdam ko. Medyo nakikita ko na sila kahit paunti-unti. Ayan. Ikot lang na siya at kwentuhan, biruan. Kasi Tito Pong ay hilig namin yan patawanin, pasarasarin. Mahilig kami na dinibiro ang Tito Pong ay isyo Tito Pong ay sumalangit na ba. Ayan. Edi wala lang, out of nowhere. Napangalingon lang ako dito. Dito. Ayan. Medyo magulo, patensya na. Napalingon ako dyan sa pagitan na yan. Yung poste ng bahay, tsaka poste ng terrace. Diyan to. Tayo tayo. Siya na, medyo magulo ah. Ayan. Dito kasi dati, merong
anong si Erma at sa mami, mayroong layer na may paninda sa mga tinapay, ganyan, merienda, kasi yung kapitbahay namin may pagawaan. So, dito kumukuha na merienda, gano'n, may merienda. So, andito kami. Andun ako, andito Tito Pungay, o si Mokey nandun. Tapos ako nandun, babasa gano'n, Mokey or ako nandun. Basta Tito Pungay nandito. Tapos tandaan nyo itong, anong to ha, itong poster na to ha. Kaya, yan yung poster na yan, tandaan nyo. Di, kaya, chat-chat kami, chat-chat. Basta out of nowhere lang, napalingon lang ako doon sa pagitan ng poster. Ng dalawang poster. Alam nyo kung ano nakita ko? Ano lang, kalahating muka, literal. Ito, itong side lang ito. Wala. Yan lang. Nakatingin siya sa amin na ganun. Habang nagkukwentuhan kami, nagkukulitan kami, nakatingin siya, as in muka. Walang katawan, mukha lang talaga. Siyempre, yung... yung sabi mo, parang nakakain mo ako sa... ano eh, malakas eh. Kasi hindi mo pa ako ng mga kasama ko. Lintik eh. Yung natin si Abby ni Manong Ran, kasama si Brent. So, solo ko tong garahe. Ayun. Hindi, eto nga. Inom, shot, kwentuhan, kulitan. Bigla ko nakita. Oo, tama, doon nga ako nakaupo. Sa dulo. Yung pag-angat ko ng ulo, sabi ko, uy, bisita. Pagkasabi kong bisita, yung mukha na kaganon, biglang gumano, no? Biglang gumano, nawala. Tayo ako. Nakabula ako. Hanggang dito sa langka, kay Mama Mary. Hinahanap ko. Sabi ko, alam ko, kinota ko si Tomas nun. Yun yata yung time na yun na, sabi ko, Tomas, may bisita na naman ako. Sabi ko, mukha lang. Oh. Eh, ano sabi? Wala. Walang sinabi. Tinatanong ko nga kung ano gusto. Wala naman, di nagsasalita. May binanggit si Tomas sa akin na pantatlong kandila. Tapos, kada bagsak mo ng kandila, sindi ka isa. Tapos, habang nagdadasal ka, ilapag, patayuin mo sa simento, sa sahig. Yung pangatlo, nung binabanggit ko na yung dasal, sabi ko, may gusto ko sabihin sa akin, sabihin mo na. Kasi yung binigay sa akin ni Tomas na dasal, pampalayas, pampalis. Kaya sabi ko, ayaw magsalta talaga. O, binaba ko na yung pangatlong kandila. Yun, balik na ako sa inyo. Wala, hindi, pagka, hindi naman sa ano, kung naanin yung mga kwento ko dati, na ganito, horror special. May naikwento ko na nasa abandonadong bahay ba kami? Teka lang ha. Check ko lang para ano, para sure. Check ko. Kung naikwento ko na. Kasi nakalista dito eh. Uy, wala pa yata. Hindi ko pa naikukwento. Pero balikan ko yung mga dati kong ano. Teka. Kasi ang dami nakalista dito eh. Yan. Wala nga. Wala dito sa listahan. Hindi ko alam kung naikwento ko na noong nakaraan. Pero babalikan ko. Para sure kung naikwento ko na. Na nagiinuman kami sa abandonadong apartment. Sabi ko mainit. Mag-ano muna ako. Papahangin lang ako. Sa terrace. Actually yung terrace. Yung paglabas ng pintuan ng bahay. Tapos habang nagpapahinga ako, papahangin ako. May bumulong sa kaliwa ako. Sabi niya, ganun lang. Tapos, naanula ako na, ha? Paglingon ko, wala akong katabi. Lahat sila doon sa loob. Napapasok. Paglingon ko, sabi, ano bumulong sa akin? Ano nga ito? Ayun. So, hindi ko pa na ikukwento. Kukwento ko na susunod. Pero, re-reviewin ko muna yung mga dati, okay? Tapos yun na nga. Hindi na palayas ko na. Hindi na ako na ganun. Pero marami pa rin akong na-experience dito sa garahe man o sa loob ng bahay na kung tawagin ko ay bisita. Kasi itong bahay na may like ko itong dinadasalan ng protection na sige, pasok. Laging dinadasalan itong bahay namin na
Kung gusto mo lang pumasok, kung gusto mo lang pumasok, okay lang. Ano yan? Ang sarap. Sa likod. Ayan, tanggal ako yun ng preno sa likod ng e-bike. Check ko bukas, mabilim niya yan. So ayun nga, dinadasan lang ko itong bahay. Binibigyan ko ng proteksyon na kung may masama kang balak, sa gate pa lang, hindi ka na makakapasok. Pero kung gusto mo bumisita lang, ah, welcome ka dito. Ayan. Sige, go. Ayan, so ayan, yung tungkol sa protection ko sa bahay, yun naman yung sunod na ikukwento ko sa inyo. On to the next one. Ayun, so ito na yung next na kwento natin. Paalala lang ulit, ah. Sa mga bago sa channel ko at di pa nakakaalam, parang ginawa ko ng panatatong tuwing undas, nagkukwento ako ng mga hindi ko alam kung horror experience o out of the ordinary lang ngayon. So, eto, simulan natin itong pangalang kwento na ito, hindi ko alam, pangalang ayan, check ko na lang pagka in-edit ko, ayan. Yung mga aninong padaan-daan sa labas ng gate namin, bakod. Kita nyo naman, ayan, gate namin. Makikita mo ulo dyan pagka dumaan. Lalo sa bakuran, mas mababa yung bakod. So, itong kwento naman na ito yung medyo kabataan ko pa siguro. 20s pa lang ako. Agad, mga 20s. Dito ko sa lugar namin, ordinary, malakas ang tubig sa gabi. Kasi nga, daytime, ang daming gumagamit. So, nagkakagawa sa supply ng tubig kahit nawasan na tayo. Mas malakas talaga tubig sa gabi. So, na-adapt ko yung ginagawa ng airmats ko na sa gabi naglalaba. Kasi sa gabi malakas ang tubig. Ang gamit pa namin na washing machine na nun, pero mano-mano pa rin. Kasi nga, si washing machine, sasabunin lang, de-drain mo, babanlawan mo. Pagka nabanlawan mo na ilang beses, wala nang bula yung tubig, ililipat mo naman sa dryer. So, mano-manong washing machine pa rin. Di katulad nung ngayon na si washing machine na rin na nagbabanlaw, isasampay mo na lang. Ayan. Itong washing machine namin, lagi talaga nakasandal dito sa pader. Sa may bintana. Dito sa may sala. Ayan. Wala lang. Nakasanay ako naman ng maglaba ng ganong oras. Pero may time na inabot ako ng 3 a.m. paglalaba sa dami ng labahin ko. Kabinatan tao, tamad maglaba kasi. Naipon yung labahin. Inabot, hindi ko alam kung anong oras ako nagsimula, kung 10 or 11, tapos agad inabot. 3! Para lang maubos yung labahin ko, Diyos ko. Ayun nga, aba nagbabaliktad ako ng damit. Kasi, nakakagawihan ko, dalawang ikot. Kung ang ikot yung 15 minutes, 15 minutes ulit sa pang-ikot. Di 30 minutes, tapos tsaka, ano, parang masure na talagang yung mga libag-libag natin itanggal na. Eh di, ayun nga, nabot ako last stress. Eto na. Sa gilid, sa peripheral vision ko naman, sa gilid naman ng paningin ko, ang tutulid, mga kulay itim, oh. Gan, dumataan sa gilid. Ang bibili, ang gabi, sababaw. Ang gabi, ang gabi, ang gabi. Electric ng mga ito. Pwede, kung gusto naman ang panoorin, pwede mo magtayuan na lang dyan sa gilid. Okay. Parang ano, nung mga time na yun, sanay na ako makikita sila. Wala na akong pakis na nararamdaman nila. Gano'n. Ayun. Sabi ko nga, nung isang parang na ilang na ako, sinabihan ko na sila na ganyan ako. Okay, sala. Hindi kayo makapasok, ano? May dasal kasi itong bahay namin, kako. Nagdasal lang ako ito gabi-gabi. Mga, yun nga, yung mga hindi mananakit, makapasok. Kung may bisita lang kayo, walang problema. Jump tayo dito sa garahe, kahit sa loob ng bahay. Pero kung balak nyo manakit, sa labas pa lang ng gate, o sa gate pa lang, hindi na kayo makapasok. Yan ang layo yung dasal dito sa bahay. Siyempre, ayaw natin mapapahamak ang mga tao dito sa bahay. Kahit ako yung mapapahamak ako. Yun lang. Ang ikse, no? Hindi ko alam kung nakakatakot.
Ayun, so on to the next one tayo. Ayun, so eto na yung next na ano natin na kwento. Maiksi lang din to. Ewan ko kung matatakot kayo o mawi-weird one sa akin. So noon kasi hindi ko pwede sabihin nung araw. Parang napakananda mo na din, diba? Nung pag nung araw. Tapos eh gabi na ngayon. Iba na yun. Wala pandemic to. Halos ka mga ilang taon pa lang nakagagawa nitong bahay. Nagkaganito ko na ba yung structure nitong bahay na pagpanik ng hagdan, kantong-kanto ng bahay na pagpanik ng hagdan, may TV. Tapos dito sa kaliwa, sala, farther left, eto na hallway, papunta sa kwarto, banyo, katapat nung banyo, dati yung kwarto, tapos dalawang pang kwarto. Kwarto sa taas, ayan. Eh, ang hili ko nga na ano, no TV dati doon sa taas. Ayan. Nanood akong TV. Dito, sa peripheral vision ko sa kaliwa, sa terrace, may nakita kong babae. Nakaputing damit. Ang haba ng buhok. Lampas balikat. Mas mahaba pa. Abot sa likod eh. Nakatingin lang siya. Hindi ko alam kung nakikinood siya doon sa pinapanood ko sa TV. Paglingon ko, wala naman. So, saloy lang ang nood ko. Tapos maya-maya, nakita ko na naman siya. Nakatayo siya doon sa terrace. Eh, yung terrace namin, ang pinto noon, salamin. Bukod sa kahoy na pinto, pagbukas mo may salamin na pinto. Sa gilid noon, may dalawang salamin pa. Andun siya sa salamin sa gilid. Sabi ko, eh puta ka na, may nakikinood. Ayot ka. Sabi ko nga sa sarili ko noon, bulong ko sa isip. Sige, nood ka lang kung ano, gusto makinood. Eh. Tapos lumipas yung gabi. Kinabukasan, pagising, banyo. Pag nagbabanyo ako sa taas, bukas ang ilaw. Kasi binata pa ako noon, ako lang magsana sa taas. Sipin nyo ah. Tatlong kwarto, ako lang nasa taas. Natutulog. Ayan. Kumbaga ako yung pinaka bantay sa taas. Ayan. Noon kasi, ako lang nasa taas, magbabanyo ko, sasarado ko pinto. Ibang kwento to ah. Kasi nga, naikwento kanina, may bantay kami dito sa bahay. Yung mga mahilig kakatok, gagawin yung doorknob, alugin, ayan. Kaya, naano ako na, kasi nga, one time, yung grabe sakit ng tiyan ko, pagising ko, naupo ako sa trono, ginagaling yung doorknob, nililikot. Binuksan ko na yung pinto, sabi ko, sige na, pumasok na ako, anong gagawin mo? Ihi ka ba dyan? Umihi ka na dyan sa shower? Kasi ako, masakit tiyan ko talaga eh. Bahala ka na ako, anong gagawin mo? Ganun. Kaya, after nun, lagi ako nagsisir ng, ano, bukas na pinto. Kasi nga, ako lang naman mag-isa, wala naman pumapanig eh. Ako lang nagkukwarto sa taas. Ayan. Nung time na yon, kinabukasan nga, pag-iising ko, susira ako. Nanay ko si Tomas sa garahe. Ang daldal. Ang mukha nga ni Tomas kasi, lakas eh. Ayun nga. Sumigaw ako. Tomas! Ayan. Ayan. Nanay ko sumigaw. Ba't kuya? Aliya, panig ka dito. Ako. Habang nakaupo ako sa trono, sabi ito mo sa akin, paglapit niya, bakit kuya? Ako, may bisita kagabi, maliit na babae, ang haba ng buhok, lampas balikat hanggang likod, pakihanap na at ano kailangan ka ako. Ikot sa buong second floor si Tomas. Pagbalik sa akin, habang nakaupo ako sa trono, report check. Ano yun? Ayan. Wala kuya, bisita lang, napadaan lang. Matanda na yun. Ako, mukhang bata pa. Malit. Oo, malit lang kuya. Pero matanda na. Napadaan lang. Kaya wala na dito.
Ayun, sana nagustuhan nyo ngayong vlog yung kwento ko ngayong taon. So, andal pa ako na kayong baka nakwento rito. Kita-kita tayo ulit sa sunod na Halloween special natin. Ayun. So, walang shoutout ulito ah. Kasi nga, Halloween special, hindi naman pigeon to eh. Baka maya-maya ako na to i-upload. Ngayon is alas 2 na madaling araw, November 3. Ayan. Pasensya na talaga, lagi tayong late mag-upload kasi nga sobrang busy. Alam nyo naman. Ayun. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, tanong nyo lang sa iba. Bakit? Ayun. So, paano? Paalam na tayo. So, don't forget to like, share, and share and subscribe at hit the bell button para sa mga latest natin videos. Yun. Sana mapag-fishing tayo ulit para may bago na naman tayo upload. Ano? So, wala na ako explain. Nagkwento lang naman ako. Sana nagdagdagan ng curiosity sa sa malikot nyong utak. Ayan. Sa mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan. Ayun. So, paano? Alam ba Bush na? Ha 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 ha